guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng 2S battery pack para sa mga remote controlled cars. Gagamit tayo ng 18650 lithium ion battery na may maximum discharge current na 30 ampere. Battery insulator ring para dun sa positive side ng ating battery. Nickel strip. Female XT60 connector. Tapos silicon wire na 12AWG. Dahil wala tayong pang spot weld, gagamit tayo ng Ishikawa brand na soldering lead and paste. Ang unang step na gagawin natin ay lihain yung both side ng battery para mas dumikit pag naghinang na tayo mamaya. Bago pala tayo mag-start sa pag-build, i-voltage check muna natin yung mga battery. Lalagay ko na lang sa description below kung saan ko nabili yung battery. Same capacity silang lahat. 2,500 mAh or 2.5 Ah. Sunod nating ilagay yung insulator ring dun sa positive side ng battery. Ang configuration ng battery ay 2 series, 2 parallel. So, gagawin muna natin yung dalawang parallel. Kada isang battery natin ay may 2,500 mAh. Pag nag-parallel tayo ng dalawang battery, magiging 5,000 mAh. In parallel connection, the capacity adds up, but the voltage remains the same. In series connection, the capacity remains the same, but the voltage adds up. Dito sa gagawin natin, 3.7 ang nominal voltage, kaya pag pinag-series mo siya, magiging 7.4. Pero ang kanyang full charge ay 8.4. Meron tayo ditong battery pack from Tamiya. So, i-compare natin yung gagawin natin yung battery kung hindi sila nagkakalayo sa size. Based naman dito sa appearance, almost same length, pero mas malapad lang ng konti itong stack ng Tamiya. Nilagyan ko rin pala ng stiklo dito sa pagitan ng battery para ma-secure natin na hindi sila gumalaw. Sunod na step naman ay ang paghinang. Kailangan natin ng 60 watts pataas sa soldering iron para mas mabilis dumikit yung LED dito sa battery. Sunod na step, kumuha ng nickel strip at ipag-connect yung dalawang battery in parallel. Sa parallel connection, positive to positive, tapos negative to negative. After natin maghinang, ganito yung kakalabasan ng dalawa. Grinind ko pala ng konti yung soldering LED para mas dumipis. Para kapag pinagdugtong natin silang dalawa, hindi malaki yung gap. Next step, ipagkoconnect na natin yung dalawang battery na ginawa natin kanina in series connection. Lalagyan natin siya ng nickel strip na ganito dun sa kanilang pagitan. Sa series connection, yung positive ng isang battery, koconnect dun sa negative dun sa isang battery. Tsaka natin i-fold ng ganito. Kumuha ulit ng nickel strip at ihinang dito sa negative side ng ating battery pack. Tapos i-fold ng ganito. Dito natin ihinang yung negative wire para dun sa ating output. Kumuha ng negative wire. Ang ginawa ko, nag-measure na lang ako ng 7 cm mula dun sa kabilang dulo para hindi ganun kahaba yung wire natin. Hindi ko pala naisama sa parts list natin itong balance LED. So ito yung para dun sa ating balance charger. Ihinang na natin yung negative wire kanina dun sa negative side ng ating battery. Kunin yung balance LED at ipwesto kung hanggang saan yung ating puputulin. Tapos ihinang dun sa negative side ng battery. Kunin yung yellow wire at putulin hanggang dun sa gitna ng ating battery. Tapos ihinang natin to. Kumuha ulit ng nickel strip at ihinang dito sa may positive side ng battery. Sunod na step, ihinang na yung positive wire para dun sa ating output. Pati na rin yung positive wire ng ating balance LED.
Ibabalot natin siya ng PVC wrap. Ang measurement nito ay 70mm. Ganto na yung kakalabasan ng ating battery pack. Last step, kakabit na natin yung female XT60 connector. Unahin nating ikabit yung positive wire. May nakalagay din na positive sign dito sa ating XT60 connector para hindi kayo malito. Ayan, tapos na ang ating 2S battery pack. Dahil full charge yung mga battery bago natin i-build, dapat ang total voltage niya ay 8.4. Tapos ang total capacity ng battery pack natin ay 5,000 mAh. Kung meron tayong DIY battery pack, meron din tayong DIY balance charger. Gagamit tayo ng lithium-ion charger na 8.4 volts, tapos BMS na 20 amps. Hindi ko na naipakita yung step by step, pero madali lang naman to sundan. Gumamit ako dyan ng male XT60 connector ito. Tapos hininang dun sa may 0 tsaka 8.4 volts. Para naman dito sa tatlong wire, yung red, yellow tsaka black. Ito yung pupunta dun sa may balance LED ng ginawa natin na battery pack. Yung negative wire pupunta dun sa may 0, tapos yung yellow dun sa may 4.2, tapos yung red naman ay dun sa may 8.4 volts. Tapos gumamit ako ng pin header connector, ayan. Dito naman tayo sa DC connector, yung sa gilid na pin pupunta dun sa may negative, tapos yung gitnang pin dun sa may positive. I-testing na natin ngayon i-charge yung ating battery pack. Connect yung battery dun sa may XT60 connector. Tapos yung tatlong pin naman dun sa may balance LED. Dapat hindi sila magbalibaliktad. Yung charger pala natin may indicator. Red siya pag charging. Once na ma-full na yung battery, mag-green na siya. So guys, dito na nagtatapos ang ating tutorial. Ang mga susunod na video ay mga testing na ng mga RC natin. Testing natin ngayon dito sa may Tamiya TA01 chassis. Itong RC naman na to, Yokomo YR4. Tapos dual motor na Tamiya Cloudbuster Vintage 1987.